Magtatamo ka ng magandang buhay sa piling ng Diyos kung nasa iyo itong mga bagay na ito. Ito yung resulta ng iyong pakikinig. Nakakatulog ka na ng payapa sa gabi. Kasi itinuturo sa atin ang banal na kasulatan kung paano tayo lumakad ng nararapat sa kagustuhan ng Diyos. Ephesians 4:32, konti na lang po ito. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Ha? Huwag magdamot. Mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Hindi pwede sa Kristiyano yung hindi ka nagpapatawad. Kung ikaw ay kontra doon sa sinasabi kong ayaw magpalibing kay Marcos sa Pilipinas, may galit ka sa puso. Hindi doon lang umiikot ang ating buhay, mga kapatid. Sumunod tayo sa Diyos, ayon sa kanyang sinasabi, magtatamo tayo ng masayang buhay sa lupa. Tandaan po natin yan. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. Tinatawad ni Jesus yung mga taong lumait sa kanya noon, yung mga nagsigaw ng ipako yan, tinatawad niya yan. Wala na sa kanya pananagutan kundi nandoon sa mga taong yun. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Yan, paano kayo nabubuhay, mag-ingat kayo. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Pag sinabing gaya ng marurunong, nakabase yun sa salita ng Diyos kung paano ka lumakad. Pag sinabing gaya ng mga mangmang, nakabase yan sa sanlibutan. O ano tinuturo ng sanlibutan? Dapat inka sa mga uso. Ito uso ngayon eh. Hairstyle, ganito uso. Damit, ganito uso. Ang katawan, ganito uso. Yan ang tinuturo ng sanlibutan. Huwag gaya ng mga mangmang o ignorance, kundi gaya ng marunong. Mga ingat daw. Look carefully then how you walk. Not as unwise, but as wise. Making the best use of the time, because the days are evil. Ginagamit mo ng maayos yung iyong oras. Hindi sa mga walang kasamaang bagay o walang katuturan, kundi ang paggamit mo ng oras ay nasa tamang paggamit. Pero kasi gumagamit ng oras, mali. Ano? Maraming nag-aaksaya ng oras sa maling mga bagay. Lahat ng kasamaan tunay na binanggit natin kanina. Ang paglakad ng isang Kristiyano ay nababalot ng patakaran ni Jesus. Ang pagsasabuhay ng kanyang araw ay mag-iiwas sa akin sa paglakad na may kamangmangan. Maliwanag na nais ng Diyos na maging maayos ang ating mga pamumuhay. Nakalagay sa Philippians 2:5. Magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y nakay Christ Jesus din naman. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Bakit? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi nakalagay sa Philippians 2 verse 5. Kukontrahin ng iba yan. Hindi ka Diyos, si Kristo. Kaya lang naman yung nagkatawang tao na yun si John the Baptist. Okay, iba pa. Diyos na nagkatawang tao. Ano yung kaisipan na yun? Siya ay nagpakababa hanggang sa kamatayan. Ganun din yung mga Kristiyano. Magpakababa yung bawat isa sa atin na gaya ng sa ating Panginoong Jesus. Your attitude should be the same as Jesus Christ. Paano siya nagsalita? Paano siya namaran? Paano siya lumakad? Be imitators of Christ. Binasa natin kanina. Ganun din yung dapat gawin. Ayan o. Christ lives in me. Nasa atin na yun eh. Yung lumang pagkatao sa atin yun. Ngayong nasa kung pa na nung batas ni Kristo, nakapagpabautismo ka na, nakasampalataya ka, nandun pa na, hindi na ikaw may ari niyan. Yung katawan mo na yan, hindi na. May talata yan sa Bible. Nakatira dyan sa loob na yan, yung aral ng ating Panginoong Yesus. Ano ang sabi niya? Ingatan niyo ang inyong mga katawan sapagkat yan ay templo ng Diyos. Bakit naging templo? Tinatahanan kasi ng katwiran. Ano po? Nakatira daw sa atin yung ating Panginoong Yesus. Ayan yung talata. Ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo. Paano napako? Di ba nagpabautismo ka? Romans chapter 6 verse 4. Pabasahin natin. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya ko ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kaya hindi na ikaw ang nagmamayari niyan, iyong sariling katawan na yan, kapatid. Ang Diyos nga ang nagmamayari niyan. Nalibing daw, sabi niya, ah, o napako nakasama ni Kristo. Lumalarawan ang lahat ng iyon
sa bautismo. Tingnan niyo po ha, Romans chapter 6, verse 3. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. O hindi ba ganito nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ba? Nabautismuhan ka ba? Kasama ka sa kamatayan. Tayo ngayon nangalibing. Hindi tama. Namatay na, nailibing pa. Bakit? Eh, nabautismuhan eh. Yung bautismo, paglilibing yun eh. Ano? Inililibing ka sa tubig, hindi sa lupa. Tayo ngayon nangalibing, nakalakip niya. Paano? Sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo'y nabuhay na mabuni sa mga patay, ay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayong makalalaan sa panibagong buhay. Newness of life. Panibagong buhay. Lalakad ka ulit. Bakit panibagong buhay? Wala ka na sa buhay na ito. Pang-impyerong destinasyon ito, nandito lahat eh. Wala namang pumipigil sa kanya. Malaya kung gagawin ang gusto mong lahat dyan. Maging masama ka dyan. Bakit? Walang salita ng Diyos dyan eh. Pero nakatawid ka na, ay mag-ingat ka. Pag-ingatan mo yung iyong sarili. Dahil hindi na ikaw ang nagmamayari ng iyong sarili, ang Diyos na kumukontrol dyan, hindi na ikaw. Or do you not realize about yourself that Jesus Christ is in you?